Apa aja po ay? Yeah. Apa yang nak galit? Tergelitik galit. Balik guys, mau pasti, maka kami pastil. Kasama. This is my friend. She's my former classmate. Like, kaklase kami nung grade 11, grade 12. Diba? Yes. Let's begin with this hydrating primer that you can buy at any Miniso store. Kaya go na kayo. Kunin nyo na to. Sobrang nice. Lalo kapag meron kayong dry skin. Yun nga lang mali ang nagamit ko sa kanya dapat mattifying. I'm going to use this Eevee Advanced Concealer in the shade Oriental. This is so nice guys kasi kahit na hindi ka na mag-foundation, eh, may coverage niya siya. And we have to lessen the cream products that we are going to use on her skin kasi nga nagre-reduce siya. The reason why we need to avoid cream products when your client is using rejuvenating set or rejuvenating products is because may possibility na magka-crack ang kanilang makeup o kaya naman magsa-separate yung mga cream products na inyong nilagay. Now we're going to use this foundation from Revlon. Ilalagay ko lamang ito sa cheekbones niya, sa jawline, sa mga area na hindi natin nalagyan ng concealer para lang may maset tayo sa makeup. Now to set everything in place, I'm going to use this Miniso 1+1 powder foundation. Nice siya guys kasi sheer la ang coverage niya. The only purpose is to set the foundation. To contour her cheeks and nose, syempre gagamitin natin itong Careline na contour stick. I really love this contour stick. Talagang on point. Gaya nga nang sabi ko kanina, we have to avoid cream products pero mukhang kinain ko ang aking sinabi. Char. So gagamitin ko tong cream blush. Total, hindi ko pa naman naseset yung gilid ng kanyang face o yung sa cheekbones niya. Lalagay tayo ng kaunting cream, kumbaga, para lang magkaroon ng kulay ang kanyang face. I'm going to use this Dr. Sensitive Blur Powder to set everything in place. At dahil mukhang seryoso ang ating mini-makeupan, kailangan natin bigyan ulit ng kulay. Let's bronze everything in para lang mag-warm ng kaunti ang kanyang face. Kasi as you can see, masyado siyang pale tignan. I'm going to use this Dreaming Up Beauty Glaze Palette to contour her nose. Contouring and bronzing are two different things. We use cool tones for contour and then warm tones for bronzing. After that, we're heading on to her brows. I'm going to use this Sophia Brow Soap in the shade Clear just to achieve that feathery effect in her brows. Kasi makapal naman ang kanyang hair, so let's dive in with this pink flush eyebrow pencil in the shade Ebony just to fill in those areas na parang feeling natin walang hairs o di naman kaya parang kalbo or bald tignan. Bold na walang buhok guys, ha? Hindi yung bold na ano, basta alam nyo na yun. Moving on with the eyeshadow, my favorite part. So magsisimula tayo sa transition color. Most likely, ang mga transition color ay mga warm tone browns. Tapping technique po ang ginagawa ko upang mailabas natin yung pigment ng eyeshadow. Most likely, ginagawa ito sa mga eyeshadow na hindi gaano kapigmented tulad ng mga browns or mga warm tone browns. After that, to blend it in, we are going to use a circular motion. To blend in the edges, I'm going to use this warm tone brown here in this palette. Para masmoothan natin yung mga edges ng inyong eyeshadow. Para hindi rin siya harsh tignan. Ang ginagawa ko po ay pa-swipe pataas para magmukha siyang lifted tignan. Then, lalagyan natin yung inner part hanggang sa may brow area para magmukha rin siya o magsilbi rin siyang parang contour sa face. Don't forget guys to subscribe on my channel. Now, we're going to move on with this red eyeshadow. Ilalagay natin ito sa outer corner ng kanyang mata para ma-deepen yung brown eyeshadow. Nga pala guys, naging magkaibigan kami ni Fiel simula nung nasa 11th grade hanggang 12th grade hanggang ngayon na college na kami. Sa KNCHS po kami nag-high school.
Now we can observe na mas nag-pop ang kanyang eyes dahil sa red eyeshadow na nilagay natin kanina. Lalagyan din natin ang inner corner para mas mag-pop tingnan o magkaroon ng contour ang kanyang eyes. Ang ginamit ko pa na brush ay flat concealing brush para mas pigmented ang application. Moving on with this dark brown, I'm going to use a pencil brush para mas mapasok natin sa outer corner o sa liner area at ma-deepen pa natin lalo ang kanyang outer shade. The technique when you are applying makeup is to blend everything talaga. Kahit ano pa yan, i-blend mo lang. By this time, I'm going to use this black eyeshadow para magsilbing eyeliner at pagmukhang Asian eyes ang kanyang mata. Pinapatitig natin siya sa gilid upang mas maayos nating mailagay ang eyeliner. Una ay i-drawing natin o lalagyan muna natin ng outline ang eyeliner and then i-fill in natin with the black eyeshadow. Naglagay rin pala ako sa inner corner banda para mas ma-deepen yung sa inner corner. Kitams. Moving on with this Limela shadow, I'm going to use this glitter pigment. Super nice talaga guys. Tignan nyo ha. This is 8 chunks of glitters. Kumbaga buo-buo ang mga glitters niya. Para ma-achieve natin yung Asian eyes, ganito lamang ang ginagawa ko. Ilalagay ko ito hanggang sa my brow area kasi kung ilalagay lang natin ito sa crease, eh hindi makikita dahil hooded eyes siya. Next is the highlighter. This is from Anastasia. Regalo to sa akin ng isa kong makeup artist na friend na si Hezron Payar. You can also hire him, pero hire niya din ako. Pero make sure to follow my guidelines na 1 week ang hindi lalabas ng bahay niyo. Kasi possible na i-recommend kita sa ibang makeup artist once na lumabas ka within that week. Kasi I don't want to risk myself and my family. Now we're going to head on with her under eye. This is a brown shade eyeshadow na may kaunting glitter. Kasi nga gusto natin na mas mag-pop ang kanyang mata para mas magmukhang Asian o Southeast Asian, lalagyan natin ng white eyeliner sa kanyang mata. Pero itong ginagamit ko po ay isang concealer ng Careline and maganda rin siya guys na ilagay sa under eyes. I mean sa waterline. Now, do you see the difference? Parang iiyak na siya. Ngayon, ilalagay naman natin itong false eyelashes na binili ko sa Taiwan Lashes. You can buy this at any Shopee stores. By this time, we are going to curl her lashes with this curling wand. And then, maglalagay tayo ng mascara to fill in those lashes from her under eyes and then yung top lashes niya. Hi! This time, we are going to finish her other eyes and we'll be right back. We're back! Wala man naka-aura-aura. Ano ba yan? Magpa-powder contour lang ako, guys. And then, blush on. Next is mag-highlighter na tayo. Ay, guys, nga pala, magre-review ako ng highlighter next video. Parating na ho siya, just wait. I swear, mabubudol kayo dun sa highlighter na yon. Next is mag-liner na po tayo ng ating lips or ng kanyang lips gamit itong crease liner na mabibili nyo sa Everblend. And then smudge natin siya or i-blend natin sa lips niya. Next naman ay yung sa upper lips niya, ang gagamitin natin is itong Nichido. Kuya, naantok na po pero go lang. Next is itong Bazam Fatu na lipstick in the shade Carpet or Red Carpet. Red Carpet ata yan, nakalimutan ko. Ano ba yan? Basta sobrang nice ng pagka-red niya at hindi siya agad-agad natatanggal. Nilalagay ko lamang ito sa inner corner ng lips niya. And then, isa-set natin ng powder yung kanyang cheeks banda. And mukhang naiinita na siya. And then, gloss from Gleam Beauty. Oh my gosh, this is so nice. Chat niyo pong Instagram nila at Gleam Co. Opo, paintbrush po yung gamit ko. Opo, I know.
Next is, ibabrush natin yung kanyang hair or susuklayan natin pag gilid para lang magmukhang malinis ang kanyang hair, and then isa-spray natin yan. And we are done! Strangest thing.